ngayon pa tayo natatanda sa ating pagbibigay. So ito po yung portion natin ng saan ito po ang chance para tayo magpalain. Ganyan po ba? Hindi po ito mawawala kasi kung wala po ito, hindi po tayo magpapalain ng Diyos. So makipagbukas po tayo sa Matthew 6 verse 31 to 33. Ang sabi po dito ay, "Therefore, do not be anxious, saying, 'What shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear?' For the Gentiles seek after all these things, and your heavenly Father knows that you need them all. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you." So ang sabi po rito ay, kailangan po natin isip kung anong gusto sa atin ng Diyos. At dahil ngayon po yung pagbibigay, kailangan po natin alamin na dapat po unahin natin si Lord. Amen po ba? Amen. Sabi po dito, "Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you." So, ano po ba mga ways para isip natin yung kalooban mo na ng Lord? Isa po dyan ang pagbibigay. Sabi po dito ay unahin natin si Lord. Pero bilang tao, marami po tayong pag-aalala. Bago magbigay, ang dami po nating katarungan. Kumbaga, pag pinigay ko to, paano na yung pangkain ko? Amen po ba? Pag binigay ko to, paano na yung pangtustos ko sa mga anak ko? Pag binigay ko to, ano na pang-aaral ko sa mga anak ko? Amen po ba? Napakadami po nating katarungan bago tayo magbigay. Pero ang sabi po dito ng Lord eh, "Seek first His kingdom and all these things shall be added unto you." Amen po ba? Ang Diyos nga po nabigay ng kanyang anak eh, yung pangtustos pa ng pang-aral ng mga anak niyo. Amen po ba? Nakikinig po ba tayo? At saka sabi po dito sa ating pagbibigay, huwag daw po tayo maging anxious or huwag po tayo mag-alala. Amen po ba? Amen po ba? At saka sabi po dito, kasi kung mag-aalala po tayo, kailangan po makita ng Lord na yung pagbibigay natin bukas sa ating loob. Kasi ang Lord nung nagbigay siya sa atin, hindi po siya nag-alala, hindi po siya nang maripot. Paano pa tayo? How much more tayo, di ba? Tsaka ang laki-laki po rito, nakalagay, Jesus the Great Provider. Yan po ang ating tema ngayon. Kiniklaim po natin na ang Lord ay nagpo-provide sa atin. Pero bakit po tayo nag-aalala? Amen po ba? Gusto ko lang po linawin dito na sabi dito, do not be anxious in giving to God. Amen po ba? Amen. Kaya ngayon po sa ating pagbibigay, naway tayo magbukay, naway magbigay ng may kasiyahan sa ating mga mukha. Amen po ba? Amen. At saka ang sabi po rito is, huwag na po tayo magtanong pa. Kung ang dami-dami pang tanong, ibigay na po natin. Kasi alam niyo po, si Satanas, papasok pa yan sa ating isipin. Dami pa niyang ipapa-realize sa atin na hindi pa natin nababayaran, hindi pa natin natutustusan. Pero ang sabi ng Diyos, unahin po natin siya. Amen po ba? At saka alam niyo po, kailangan po natin ibahin yung mindset natin mga tao. Kasi po, tayo, ang iniisip natin sa pagbibigay, tayo nawawalan. Kasi pagbibigay nga naman, ikaw nagbibigay, di ba? Pero kumbaga, term lang ito eh. Napakalino po, sabi dito sa Galatians 6 verse 7 to 9, pag tayo'y nagbigay, tayo'y tatanggap rin. Amen po ba? Ito po yung pinagkaiba natin sa mga unbeliever. Sila po, pag sumusugal, walang kasiguraduhan yun. Amen po ba? Pero tayo mga Kristiyano, kumbaga, itong pagsugal natin, sigurado tayo tatanggap. Amen po ba? Napakalino po eh, tayo'y tatanggap. What we sow, we shall reap. Kung ano pong ating tinatim, ating? Amen. At saka, sa ating pong pagbibigay dapat may kasiyahan. Pangalawa, dapat po, may faith po tayo. Amen po ba? Kasi yung iba magbibigay, ang dami pang pag-aanilangan. Di ba? Pero wag po, ang sabi ng Lord, dapat tayo may faith. Amen po ba? Subukin po natin ng Lord. Ibahin po natin ang mindset. Alam ko ang dami natin pangangailangan. Pero subukin po natin ng Lord. Ibigay po natin ang dapat sa Kanya. At sabi niya po ay ito'y Kanyang ibabalik. Amen po ba? Wala pong exempted. Kahit po ako, kahit po ang lingkod ng Diyos, kahit po ang pamilya niya, kahit ang bata, matanda. Lahat po ito dapat magkaroon ng chance ng bigay. Upang maranasan din po nilang pagpalahin. Amen po ba?
ko ang mga unbeliever po nga, nasunusugal, kung ano-ano na lang kanilang tinatayaan, meron pa nga naluloko kung saan-saan sila nila ini-invest ang pera nila, hindi po nila kasi alam na may paraan na mas madali doon ng sigurado. At yun ang pagbibigay sa Lord. Amen po ba? Ngayon po uso-uso ang scam, budol-budol, pero ba't po sila naluloko? Kasi maraming tao gusto yung biglang yaman. Amen po ba? Pero hindi nila alam ang kanilang pananaw ng biglang yaman e sa maling bagay nila ito ini-invest. Tsaka yung mga iniipit-ipit po natin, ay nako, iniipit-ipit pa po natin yun ng matagal, ilalo po yung mawawala. Amen po ba? Sa tagal mong inipit at tagal mong pinag-ipunan, tapos may isang araw may problema, may na-hospital, gastos mo agad. Amen po ba? O kaya isang araw may lalapit sa'yo, nangangailangan daw, pero yung pala, niluloko pa lang. O kaya sasabihin, pag nag-invest ka dito, bigla kang yaman. Amen po ba? Kaya ngayon po dapat, malinawan po tayo na hindi po ito ang paraan ng pagyaman ng ating pagpapala. At saka, alam niyo po, yung ating mga binibigay, ayan, hello, ayan, ang ating po mga binibigay ay hindi nasasayang. Saan po ba yung ginagamit ng church? Imagine, magkakaroon po ba tayo ng 22 years of radio and TV anniversary kung sa kung saan-saan na po yan nagagamit? Amen po ba? Nagagamit po yan. Ibig sabihin, umabot po tayo ng 22 years. Natustusan po natin ang ating radio and TV ministry at patuloy pa po yung lumalaki. Amen po ba? Kaya, ngayon, gusto ko lang po iparating na sa ating pagbibigay ay magpatuwa tayo at sa ating pagbibigay ay kumbaga, tagalin natin ating pag-aalindangan at wala po tayong i-accept. Amen po ba? Amen po ba? Amen! Pakita nga po natin ating masasayang ngiti sa pagbibigay. Kaya ngayon po tayo magbigay ng pagkagalakan sa Diyos. Ang muna natin ang ating mga ibinigay. Tayo po yung upon. Yes, Father God, Lord, maraming salamat po dahil kami binigyan nyo ng chance, Father God, upang kami pagpalain gamit ang pagbibigay, Father God. Lord, alam po ang bawat isa na naririto ay pupunayin nyo, Father God, ng kagalakan sa kanilang pagbibigay, Father God. At ang bawat isa...